Ang Pilipinas, binubuo ng mahigit 7,000 mga isla. Mahigit 100 sa mga ito, makikita sa 100 Islands National Park sa Alaminos, Pangasinan. At ang biyaya ng kanilang karagatan, putahing masamsamit o masarap gaya ng hot pot oysters. Ngayong taon, mahigit 470,000 ang mga namasya sa Alaminos. Maganda man ang pasok ng mga turista, may hatid naman itong ilang problema. Kuminsan, nagi-snorkling ng mga turista, pero naapakan nila yung mga corals. Gawa ng, they use aqua shoes, they use fins. Dagdag pa riyan ang problema ng dynamite at cyanide fishing at paggamit ng kadkad o net na may maliliit na butas. Dahilan kaya kumonte ang mga nahuhuling isda. Mas marami ata ang parte ng karagatan natin na sira na. I mean, dead corals, sabi ko, ganito pala ang sitwasyon ng corals sa 100 Islands. Nakikita nilang solusyon dito ang coral reef restoration, kung saan dalawang beses kada linggo sumisisid ang divers para itanim sa ilalim ng dagat ang fragments ng mga coral. Ang mangingisdang si Joni, minsan na rin tumulong sa pagpaparami ng corals. Alam kasi niya ang halaga nito para sa kanilang kabuhayan. Nagtanim po sila ng mga ibang corals, ngayon dumami po yung isda. Talagang marami pong kuan isdang pumupunta doon sa corals kasi doon po yung mga bahay nila. Pero wag masyado ang basura. Isa pang suliranin ng 100 Islands ang walang habas na pagtatapon ng basura sa dagat. At sa ganitong sitwasyon, to the rescue ang mga tinatawag nilang scuba surero. Sila ay tinalagang tagalinis at tagakolekta ng basura sa dagat. Buwan-buwan kung sumisisid ang mga scuba surero. We thought of having a group para protektahan, makabalik sa dating anyo na hindi lang yung anyo niya, kundi mag-degenerate ng maraming isda. Iba't ibang basurang plastic ang kanilang nakukuha. Dinadala ang mga ito sa isang recovery facility kung saan dinudurog ang mga plastic at saka ginagawang filling para sa mga semento. Ang mga tiles na nabuo rito, ginagamit naman sa mga pampublikong istruktura ang itinatayo ng lokal na pamahalaan. Mahalaga sa mga taga-Alaminos ang biyayang hatid ng karagatan. Kaya naman patuloy ang paghahanap nila ng paraan kung paano ito maaalagaan. Ako si Mariz Umali at ito ang aking assignment.